mga positive person na nandyan sa akin. Yes. Ano yun? Nabanggit mo yung down na down ka. Can you yung instance na muntikan ka na mag-quit? Opo. Yung muntikan na akong mag-quit noong 2014. Opo. Kasi po, nagka-injury ako sa tuhod. Then, performance ko medyo pangit. Tapos yun, natanggal yung coach ko, si Antonio Agustin Jr. By that. Hindi ako nakapaglaro sa Asian Championship, World Championship. So, sabi ko, baka ito na. Ito nang katapusan ng career ko. Opo. Pero by that din, akala ko tapos na. May nakilala ako mga strength and conditioning. Na-open yung mind ko sa iba't ibang scientific way ng sports. Yung binago mo sa training mo ng 2012 London Olympics, nakita natin yung kinaba kami para sa'yo, bumagsak ka nun sa lift mo. Ano yung binago mo? Tapos ngayon, very confident, very ganda ng form mo. Ano yung... Siguro ngayon, kasi nung nasa 2012, medyo hindi ako open sa ibang tao. Hindi ako open sa, yun na nga, strength and conditioning. Hindi ako open sa rehab, sa nutritionist. Hindi ako open sa mga ganun. So ngayon, naging open ako. Tapos, mas naging malapit ako kay God. Yun ang malaking factor. Yes, opo. Nestor, sorry, natin yung mic. Nestor, you gave a good fight, pero still, ano, medyo naging pressure tayo. Ano yung lessons learned mo na yung Olympics na to at aasahan pa namin na babalik ka sa 2020? Yung ano ko is yung feeling ko doon na iba pala talaga maging isang Olympian. Kahit na pangit yung performance ko doon, pero yung support na ng mga taong bayan, nandun pa rin. Ibang-iba talaga yung ano ko ngayon, yung feeling ba. Ano yung lesson na natutunan mo na bibitbitin mo para mas maging, mas galingan mo pa sa susunod mong pag-compete, para mag-strive ka pa na makapasok pa sa susunod mo? Mag-ensayo po talaga. Tsaka, makinig talaga sa lahat ng sasabihin ng coach, ng mga iba pang mga tao na makakatulong po sa akin. After nito, siguro magbakasyon muna, then light training, then balik ulit training. Yes. Hindi ko po alam kung meron, bakit hindi, di ba? Siguro kailangan ko lang ng may mag-manage ng time kasi, yes, mas priority ko kasi ang training talaga. Speaking of priorities, meron daw bang ipapatibok ng puso? Laki na! Yay! Wala. Wala pa. Secret. Wala. Wala. Sino naman? Parang may alam si Nestor. Naglaga na. Hindi ko alam sa kanya eh. May pamilya na po. Nabanggit yung nagpapantibok na pangitigan sa tumingin ka. Yung meron ka bang nalalaman? Wala. Buba, kami ko tingin ka sa. Kino! Para sa PSC, no? Okay. Lipat natin. Para sa PSC, sir, order lang ating Pangulo, no, na mas i-diversify natin yung training. Nabanggit niya ang mga Sambuanga, Ropos, sir, paano i-handle tayo ng funds sa PSC kaya patuloy PSC? Yeah, meron naman tayong pondo. Ang gobyerno ay para sa atleta. So, yun ang sinabi kagabi during the press con in Davao City. Our chairman, William Bus Ramirez, mentioned about setting up regional training centers all over the country. And nabanggit na doon ang Sambuanga is isa sa mga lalagyan ng training center on weightlifting at saka ibang sports.
nabanggit din yun, ang Dumaguete ay doon tayo natin ilalagay yung archery at saka sa Davao naman yung diving kasi for once we had a success in diving. So nasa programa natin yun, kung ang pondo naman ay andyan, ibibigay natin sa atleta. Ang atleta naman ang ating heart and soul of Philippine sports. Yeah, malaking bagay nga yung ginawa ni yung success ni Heidi Lins. Lalo na meron mga kabataan dito na mga bata pa na nagwe-weightlifting. So, titingnan natin, meron tayong programa on talent identification na yung mga kabataan talagang i-mold natin na para maging successful athletes for someday sa atin. Of course, we don't want to leave behind. We also concentrate on the elite sports. But kung wala na yung mga present athletes natin ngayon na malalakas, sino ang papalit sa kanila? So we have to come up with a grassroots program para naman sino yung mga atleta na madidiscover. Yun ang kanina concern ni Heidi Lin bilang experience sa pagiging atleta, no? Kulang tayo ng equipment. Yeah. Noted yun, sir. When we the moment we set up the training centers regionally, of course meron din kasamang mga equipment yan. Kasi hindi mo man yun hindi yun magpapansyon yung mga training centers kung walang mga ekipo. So the government is really serious in promoting the sports in the country under the president, under the Duterte administration. I would like to assure that we will be working hard for the athletes. Andito kami para sa atleta at kami natutuwa sa naging success ng kampanya ni Heidi Lin sa Rio at sana naman in the future tutulungan natin yung mga ibang atleta para din maging kagaya. There will be more Heidi Lins in the future. So it's just a matter of time na yung mga bata na may mga talent na kagaya niya ay madidiscover natin. Why not? Ano magiging role ni Heidi Lins? Sabi niya na inspire. Yeah, Heidi Lin is a one story na talagang we can be proud of. She has done a lot. Yung storya talaga ni Heidi Lin, she mentioned earlier na there was a time na she was feeling down, karoon ng injury, but hindi siya tumigil. So ang tawag dyan is perseverance. Determination to succeed in life, not only in sports but in life in general. So talagang titingnan natin yan, ang Philippine Sports Commission ay talagang we will work hand in hand with the athletes, especially with Heidi Lin's success. Sa development of the economic challenge namin, naging weakness natin in the past. Yes. Para malamalating kung paano tayo susunod. Yes, sir. Sa observation niyo po, ano po yung pinaka naging weakness ng Philippine Sports before na gusto niyo? Ganito, talagang wala talaga yung tayong kwan. Ang kulang dyan is yung grassroots development. You bring the sports to the countryside. And then we will come up with the Philippine Sports Institute in hand in hand with the grassroots development program that we are going to implement. So yun ang nakikita naming parang missing link ng Philippine sports. Papalakasin natin ang grassroots development program at saka yung Philippine Sports Institute ay ilalagay natin, itatalaga natin dyan. Si Coach. Thank you, Walter. Yeah. Gaano karami Heidi Lin Diaz ang kayang i-produce ng sabo? Dito pa lang apat. Nandito sila. No? And we had been very consistent, no, from the very start. This is my 36 years in helping developing athlete, and I have 6 generation already, and Heidi Lin is in the 4th generation, no. Yung nagte-training ang mahawak sa kanya were my former athlete who were not member of the national team, and continuously kasi I started it alone. No, mahirap, no? With the meager support na binibigay noon
ng Sport Commission considering their budget and the city of Zamboanga. So hindi talaga pwedeng i-push. Kaya pinakausap ko yung mga athlete ko na dapat sumikat kayo, gagraduate kayo, magkakaroon kayo ng magandang buhay para matulungan nyo naman yung iba. So kaya natanim sa utak nila na they will push to go higher para makatulong din sila sa iba. Gaya ng ginagawa ni Hidilyn ngayon. Actually, siya ang gumagastos dito, ang naghahanap ng paraan na malagyan ng equipment. Kaya ang sinabi niya na part of sa kanyang winning or sa incentive na ibigay sa kanya is bibili niya ng lupa at tapos magtatayo ng gym o i-expand itong gym para maraming makapag-ensayo. So in the other group naman, ganun din ang nasa isip para dadami kami. Now, dito kasi nagiging successful kami sa weightlifting because of the private government partnership, yung PPP partnership. We have a gym or training center that is provided for by a private school, no? And then city come in with the support for competition, incentives, no? Then if they hit higher, don't PSE take care of them. Kaso lang, as we go higher, kulang compare, kasi pag sa PSE ka na, ang kalaban mo ibang bansa, di ba? So if you compare sa ibang bansa, ang suporta ng gobyerno natin or budget ng sport natin, malayo. Pwede natin sabihin 1/10, no? Kung 2 million lang sa atin, doon sa kanila 10 million. But lumalaban tayo. Pero kung ipatas natin, sabi natin, ilalagay, gagawin natin level ang playing field, I'll tell you, there will be more Hidilyn will come. Thank you very much. Maraming salamat. Asahan nyo, itutuloy namin yung laban. At least meron ng tutulong na naman sa atin dito sa wing east side, no? Sa east side, no? Ang sentro namin na magdagdagan pa yon. Kaya kanina, inimbita ko yung presidente ng school at binigyan ng role. At sinabi niya sa akin, we will continue and we will expand our training center. So isa na yon. Tapos nakita niya, sir, itong mga equipment namin, mulo mo nga, sabi niya, dagdagan natin yung equipment mo. So in other words, kaya ang sabi ko kay Hidilyn, etong Olympic na ito, no, because nung sinabi ko na mag-medal tayo, nobody agrees. Walang naniniwala. Bakit? Kasi nung nanalo siya, ang tanong, tama pala yung sinabi mo, no? So ibig sabihin, hindi sila naniniwala, no? Kasi kung sinabi nila, congratulations, panalo tayo, naniniwala sila. Pero ang dami nagsabi, totoo pala yung sinabi mo na magkaka Olympic medal ngayon tayo 2016. Kaya sabi ko kay Hidilyn, sila dalawa, Nestor, kayo ang susi ng weightlifting at sport dito sa Pilipinas. Pag manalo tayo ng medal, lalaki yung mata nila at bibigyan tayo ng more attention. Kaya timing naman, nagbago ang administrasyon. Kasi kung di same administration, away pa rin yan. nagbago. Bago lang kaming pasok. Ang yung POC? POC yun. POC yun. Private yun. Sa PSC kami. Kasi ang, tinanong nyo kasi kanina, yung recruitment system ng recruitment, no? Actually, ang nagte-take care talaga yan yung association. Yung association, gaya sa amin, yung Philippine Weightlifting Association. Tapos, yung program namin, sasubmit pa review sa PSE. Pag nagustuhan nila at nakita nila okay, then susuportahan nila. In our case, in the previous administration, isa kami sa pinakababang budget na binigay compared to other sport. No? Sir, sabi nila, yes. Oh, yes, of course. Dapat may disciplinarian ka. Sa may target. Kasi kung ang direction mo, ibigay mo talaga sa kanila yung direction, alam nila kung saan pupunta, yun, ipupursige nila. Pero kung walang direction,
saan sila pupunta? Actually, tingnan nyo yung disadvantage ng weightlifting. Wala kami sa palarong pambansa. Wala kami sa NCAA. Wala kami sa UAAP. Ha? Wala na rin kami sa AAP, no? Armed Forces. Wala na rin. Well, PNG, Philippine National Game, na paminsan-minsan. Of course, di Batang Pinoy, na which yung previous administration, annual. Tapos, noon. Ngayon. Tapos, ang ginawa namin, we strategize, we come up with our own program, which we have a quarterly competition, or we call it enhancement tryout. Para makikita namin yung improvement ng mga bata, and we require them to improve at least 5 or 20 kilos per year. Kasi sa weightlifting, if you will not improve 20 kilos per year, mag 20 years ka na dyan sa weightlifting, hindi mo pa rin maabot yung Olympic. Okay, so maraming salamat kasi sa tingin ko gutom na yung nagparada. Pare. Then hindi ako nakapaglaro sa Asian Championship, World Championship. So sabi ko, baka ito na. Ito nang katapusan ng career ko. Opo. Pero by that din, akala ko tapos na. May nakilala ko mga strength and conditioning na open yung mind ko sa iba't ibang scientific way ng sports. Mo sa training mo ng 2012 London Olympics, nakita natin nung kinabahan kami para sa'yo, bumagsak nun sa lift mo. Ano yung ginago mo? Tapos ngayon, very confident, very maganda ng form mo. Ano yung... Siguro ngayon, kasi nung nasa 2012, medyo hindi ako open sa ibang tao. Hindi ako open sa, yun na nga, strength and conditioning, hindi ako open sa rehab, sa nutritionist, hindi ako open sa mga ganun. So ngayon, naging open ako. Tapos, mas naging malapit ako kay God. Yun ang malaking factor. Yes, opo. Nestor, performance ko dun. Pero yung support na ng mga taong bayan, nandun pa rin. Ibang-iba talaga yung ano ko ngayon, yung feeling ba. Ano yung lesson na natutunan mo na bibitbitin mo para mas maging pasigalingan mo pa sa susunod mong pagkakundi, para mag-strive ka pa na makapasok pa sa susunod mo? Mag-ensayo po talaga. Tsaka makinig talaga sa lahat ng sasabihin ng coach, ng mga iba pang mga tao na makakatulong po sa akin. Mga positive person na nandyan sa akin. Yeah. Ano yun? Nabanggit mo yung down na down ka. Can you yung instance na muntikan ka na mag-quit sa... Opo. Yung muntikan na akong mag-quit noong 2014. Opo. Kasi po, nagka-injury ako sa tuhod. Then, performance ko medyo pangit. Tapos yun, natanggal yung coach ko, si Antonio Agustin Jr. By that, Lester, you gave a good fight, pero still, medyo nag-pressure tayo. Ano yung lessons learned mo na yung Olympics na to, at aasahan pa namin na babalik ka sa 2020? Yung ano ko is, yung feeling ko doon na iba pala talaga maging isang Olympian. Kahit na pangit yung